Sabi ko na sa siguro yung pumalit sa akin, hindi napapagod ng pagtulong sa grupo, hindi napapagod humataw araw-araw. Kahit puyat, kahit pagod, handang iwanan yung asawa, yung anak, baka pag-opti lang. At talagang nag-i-stay po ng matagal. Ano po, gusto ko po, saksikan po ninyo yung video. Ano po? Sige po. Lights off. Asa na? Gusto ko ano, ipakita sa inyo yan. Coach Rick, ang layo na yun. Alam niyo po, tagahuli lang ng isda sa Marinduque yan. Ano po? Ang nakita ko na pag-uugali nitong tao na to, guys, sobrang papagod kaya ako, napapahinga kaya ako. Doon ko siya nakita eh. At saka yung pakikinig. Ano po? Gusto ko siya na magkwento. Ano po? Palapag ulit tayo, masakin natin itong office. Okay! 1 milyon! 2 milyon! 3 milyon! Milyong-milyong palapag! Para sa pinunong success! Coach Rick Manalo! Palapag! Grabe! Richard Gomez talaga ng computer. Woo! Hello! Hello, we po! Good morning! Happy morning, guys! Happy morning! Kulang pa rin! Happy morning! Kulang pa rin! Happy morning! Happy morning sa lahat! Grabe power! Grabe ang energy po ng lahat ng nandito. Ano po? Lahat po ba kayo kumain, ha? Grabe po ang energy nyo. Diba? Alam nyo po, yung nararamdaman nyo ngayon, nung kami po ay nagsisimula, ramdam din po namin yan. Totoo po, yung malipasan ka ng gutom, okay lang. Kasi bakit? Saan ka nakafocus? Sa pangarap mo.
Tama ba? Guys, bago po ako magsimula, syempre, dahil sa life, simula po yan nung ako po ay nangangarap na magandang buhay. Hindi po madali para makuha ko po kung ano meron ako ngayon. Okay, so simula po sa pagkabata. Okay, Cosric Manalo po, taga-probinsya ng Marinduque, namulat sa salat na buhay. Totoo po yan, okay? Ang trabaho ko po sa probinsya namin, mangingisda. Sino po ang mangingisda dito? Taas ang kamay. Taas! Ba't ayaw niya tumakas? Naalala ko tuloy si Applay Lester no Friday, no? Gulat na gulat po siya. Okay, so ma'am, share-share ko lang naman ano po. Simula po pagkabata, nagkaroon po ako ng isip. Ako po ay nangingisda na. Umiiyak po ako kapag hindi ako sinasama ng tatay ko sa pangingisda. Kasi bakit? Hilig ko po yun. Okay? Kaya nga lang po, habang tumatanda ako, nararamdaman ko na po yung hirap ng buhay. Ano yung hirap ng buhay? Yung kawalan po ng pagkain kinabukasan. Yung kawalan po ng pera. Yung kawalan ng baon pagpasok sa school. Sino nakaranas ng ganun? Diba? Yung tipong halimbawa, yung tipong pupunta po kami sa laot, sa dagat para mangisda, walang ibang laman ang tiyan po namin kundi mainit na kape lang. Wala po akong ibang ginagawa. Sino po ang pamilyar yung sinaunang porcelana? Di ba? Yung baso na gano'n, na puti, porcelain, na may hawakan, di ba? Sino naka-experience ng gano'n? Malaki, di ba? Nagtitimpla po ako ng kape, kalahati po yung kape. Tapos yung kalahati nun, bahaw na kanin. Sino naka-experience ng ganun? Oh, di ba? Ang dami. Nakaka-relate kayo, no? Sino po ang naka-experience sa inyo kapag may handaan, may dala-dala kayong tupperware or galon na nangihingi ng kulay puti na mantika ng baboy? Oh, ang dami natin, no? So bakit? Bakit tayo nangihingi, mamin sir? Yun po ay instant ulam na kapag wala kang mabili pambiling isda, karne. Ano ginagawa? Pag mainit yung kanin, ilalagay mo yung mantika, sabay bubudbuda ng asin, ulam na. Sino sa inyo naka-experience ang ulam ay asukal? Sino sa inyo naka-experience tubig asin? Lahat po yan naranasan ko. Diba? Sobra ba kayo nakaka-relate? Pero ma'am sir, hindi po ako sumuko sa buhay. Nag-aral ako ng elementarya, graduate ako ng high school, after nun, nagtrabaho na. So hindi po ako nakapag-college. Kaya nga lang po, syempre, maming sir, ang kagandahan lang po na nangyari sa akin, mabilis akong matanggap sa trabaho. Dahil? Oo? Dahil? Ano daw, di ko marinig? Lakasan nyo nga po. Dahil? Dito nga, ano po? Pakilakas nga po. O, mamaya, mamimigay ako ng 1,000. Diyan kayo magaling, mga mukhang pera. Hindi, joke lang. Okay, joke lang po. Salamat po, salamat. Okay. So, maming sir, maraming kumpanya po akong pinang... 14 na taon ako naging empleyado, inyet hindi ako yumaman. Taas ang kamay ng mga empleyado hanggang ngayon. Taas ang kamay. Taas! Sabi ni Mang, oh. Masarap ba bilang empleyado? Masarap, di ba? Kaya nga lang po, yung pangarap mo sa buhay na magkaroon ka ng bahay, lupa, sasakyan, nananatiling pangarap na lang. Tama o tama? Kasi bakit, mamin sir, lahat po yan dinaanan ko, lahat po yan pinag-aralan ko, bakit? Pansin nyo, mamin sir, no? 14 years na po akong empleyado, hindi ako yumaman. Ngayon, tiningnan ko yung mga kasamahan ko sa trabaho na mas matagal pa sa akin. Supervisor, manager, inyet, hindi mayaman. Tama? Lahat po yun naging motivasyon ko. Ano ang pwede kong gawin para makuha ko po yung pangarap ko sa buhay? Wala akong chance na makuha ang supervisor, manager. Bakit? High school graduate lang ako. Tama? So ngayon, ano naging motivasyon ko doon? Tiningnan ko yung future ko doon. Wala talaga. So ginawa ko, mami sir, so tip ko lang po sa inyo. Change mindset. Ano po yung kailangan baguhin natin sa sarili? Number one po, attitude. Lahat po ng tao may kanya-kanyang attitude, tama?
Binago ko yung mindset ko na tipong, anak, mag-aral kang mabuti para paglaki mo, makakuha ka ng magandang trabaho. Tinanggal ko na po yun. Kasi bakit? Dekada na po yan pinapamana sa atin ng mga magulang natin. Tama? Kaya nga lang po, dekada ng dinaanan, wala namang yumayaman. So ngayon, binago ko yun. Kailangan kong magnegosyo. Kasi ang sabi ng iba, maraming yumayaman sa pagninegosyo. Tama po ba? Kaya nga lang, siyempre, mami sir, anong negosyo ang pwede kong gawin? Wala nga akong alam sa pagninegosyo. Tama po ba? Magtayo ako, mag-franchise po ako ng Jollibee, McDonald's. Wala naman akong ganong kalaking puhunan eh. Tama po ba? Sino nangangarap magkaroon ng Jollibee? Sino nangangarap magkaroon ng McDonald's? Di ba? Lahat tayo. Kaya nga lang po, magkano ang puhunan? So, expo tayo dyan. Tama? Kaya nga lang po, mami sir, dumating sa time na na-invite po ako sa ganitong industriya. Networking. Grabe po, no? Pag-upo ko, grabe mga baliw yung mga tao dun. Totoo po, mas marami pa dito yung crowd. Kaya nga lang po, nung narinig ko ang networking, sabi ko, ayoko, scam yan. Totoo po. O sino nagsabi sa inyo na scam ang networking? O, ang dami nyo, di ba? Hindi ako nag-iisa. Kaya nga lang po, mami sir, pinag-aralan kong mabuti. Yes, totoo, meron pala talagang networking na scam. Ano yun? Pag naglabas ka ng pera, promises lang, wala kong kapalit na produkto. Tama po ba? So, nung nakita ko si Nautilize sa International, ito legit. Ang bait ng may-ari, ganda ng marketing plan, ganda ng product. Sinubukan ko. Awa ng Diyos, mami sir, yung tao na nagdala po sa akin dito. Way back 2016. Umuwi po ako ng probinsya. Sino po yung tao na yon? Apply Gab Castillo. Bago po ako mapunta sa Opti, galing ako sa ibang kumpanya. Kaya lang hindi naman ako kumita doon. Hindi ko nababanggitin yung kumpanya na yon. Yung global yon. Okay. So maganda lang nangyari, mami sir. Anniversary po namin. Tol Gab, kumusta na? Sagot ko na ang ticket mo. Sa Philippine Arena, meron kaming anniversary. Attend ka. Ang purpose ko nun, ma-invite ko lang. Kaya nga lang, syempre, ang pagkakilala ko dyan sa tao na yan, resultado na rin sa networking. Kumbaga may alam na sa networking. Kaya nga lang po, ang pinakamaganda nang nangyari dyan sa tao na yan, hindi niya po ako dinown. Hindi niya ako siniraan. Alam mo ginawa, bro, congratulations. Apply ba? Ay, cause ba? Tolga, bakit? Kino-congratulate kita, bakit? Namulat ka na sa network industry. May pagyaman sa networking. Tuloy niyo po yan. Simula noon, binuksan ko na po talaga yung sarili. Binay ko na talaga yung sarili ko sa networking. Kaya nga lang po, sa sobrang hato ko, doon din naman ako kumita. Etong matindi, way back 2016, umuwi kami ng probinsya. Ang maganda lang po noon, yung high school, may waiting shed po doon, na doon kami lagi nakatambay. Okay? Tagpuan po namin yon. Doon kami nagkita kita, Applin Lester, yan, nandun po kami. Kwentuhan, wala pong kwentuhan na networking na kumustahan lang. Etong matindi, tumungtong po ang January 2017, bumalik po kami ng Manila, magtrabaho ulit. Diba? Siguro mga second week ng January, nakita ko na po yung profile niya. Nagpalit. Ang nakalagay na po, dati kasi, ano yun eh, Royal True Orange. Yung ano niya, yung company niya. Okay. So napalitan, nakita ko po naka-Spartan. Sabi ko, wow, may produkto ng chinelas, yung kumpanya nila. Diba? So napaisip na ako doon, eto matindi kinabukasan, tol, kumusta? Okay lang, guwapo pa rin. Yun ang sagot ko sa kanya. Di, joke lang. Ano po? Well, available ka ba? Punta ko dyan. Yes, punta ka. Sabi ko, ang out ko po alas 4 ng hapon. Alas 4 pa lang, nandun na po sa 7-Eleven. Sinundo ko po sa dita. Anong dala-dala? Networking. Ayan na naman. Patay, networking. Pero maganda lang doon, naging open-minded ako. Kasi bakit? Nagkaroon po kasi kami ng magandang relationship. Kasi hindi niya po ako siniraan sa kabilang kumpanya. Ay, pangit yung kumpanya nyo. Mas maganda dito. Walang ganon. Bro, tuloy mo ang networking. Maganda niya. Marami yung ating ka ng mga trainees. Ginawa ko po yun. Training para matuto ka. Eto matindi. Nung nag-usap kami, actually po, ma'am and sir, hindi ko talaga totally naintindihan ang produkto. Hindi ko naintindihan ang marketing plan. Alam mo po, ang nagtulak sa akin para i-grab ko po yung opportunity.
yung tiwala dun sa tao na nagdala sa akin. Yan po ang napaka-importante, yung trust sa tao, sa kapwa, sa buong Pilipino po. Tandaan po ninyo yan. Sabi ko, choosy pa ba ako? Wala naman akong result sa networking. Ito, marunong na, magaling na. Siguro may plano si God. Alam niyo, mami sir, ito po ah. Marami sa atin na mga Pilipino na madasalin. Tama po ba? Totoong kwento po, dumating ako sa time nung nag-network ako sa kabila. Lord, wala na akong pag-asa sa pagiging empleyado. Lord, wala na akong pag-asa dito sa kumpanya na to. Saturated na. Wala na akong ma-invite. Totoo po. Lord, sana may dumating na bagong networking company. Kasi wala na akong chances babalik pa ba ako sa empleyado? Wala na nga eh. Di ba? Dumating po si Opti. Eto na. Nakita ko mura produkto. Nakita ko may mga resulta na ng product. Doon po nagsimula. Okay, so hanggang sa Ginrab Corp, mami sir, kaming mga merchandiser, lahat po ito, tanungin mo sa kanila kung sino hindi nakaranas magsanla ng ATM. Lahat po kami nagsasanla ng ATM. Actually, hindi ko na nga alam yung pinumber ko eh. Tama ba? Okay, so ngayon po, nung time na nakita ko si Opti, nag-decide po ako, Tol Gab, bigyan mo ako 2-3 araw, magme-member ako dyan. Wala man lang pumasok sa isip ko na hindi ako magme-member. Wala man lang pumasok sa isip ko na wala akong pera. Ang isip ko, sasali ako dyan. Gagawin ko ng paraan yan. Ang lakas ng loob ko. Kinabukasan, pumasok ako ng trabaho. Supervisor ko po si Sir Jemar that time. Palapakan po natin yung supervisor ko. Yan. Isa na rin po na full-time Optimias at isa na rin po na power speaker po ng aking grupo. Palapakan po ulit natin. Okay. So dumating sa time, ayun na nga po. Bumunta ako ng Shopwise, doon sa pinagtatrabuhan ko, hinanap ko yung tao na pinagsasanla ko ng ATM, kasi nakasanla, Sir, magre-renew po ako, kailangan ko ng 12,000. Diba? Saan mo dadaling yung 12,000? Pwede naman kitang bigyan, sasali ako sa networking. Failure po agad ako. Huwag kang sasali sa networking, scam yan, hindi kita pahirami ng pera. Okay, syempre, gumawa ako ng paraan, ito matindi mami sir, no? Yan po lagi dapat ang attitude natin. Kapag nadapa ka, na-fail ka, na-reject ka, hindi ibig sabihin talo ka na, magtuloy-tuloy ka kasi bakit sa dulo meron po yung magandang resulta. Siyempre, maparaan ako, akin na ATM ko. Ang dami kayo nagsasanla sa access niya po, di ba Sir Gemma? Ang dami dun. Kinuha ko sa ATM ko, kumuha ko ng 3 kapwa-kodizer, kumaker. Sinanla ko po ng 14,000. Yung 2,000 binayaran ko na utang, yung 12,000 dinala ko kay Opti. Totoo po yan. Nung dinala ko kay Opti, 36 battles na Opti Diyos, never pong sumagi sa isip ko na makabawi ako doon sa 12,000 ko. Alam mo ginawa ko sa produkto? Pinamigay ko lang. Totoo po, pinamigay ko. Ano ang naging resulta nun? Bumalik, kinabukasan, may sumusuka ng plema. Nakagamit ng 3 boteng Opti Diyos, stroke na hindi naglalakad, hindi nagsasalita, aba nakapaglakad, nakapagsalita na. Salamat sa marami palakpakan. Di ba? Ganon katindi, mamin sir, no? So, unti-unti po hanggang sa ini-invite ko na sina-apply Gab, apply Lester, apply, hindi pa ako marunong mag-present, pwede niyo po ba akong suportahan, magsiset na po ako ng gathering sa bahay. Eto matindi, may negative. Hapon-hapon po, nagsiset ako ng gathering sa bahay. Ang asawa ko, para kaming may ketong iniiwasan. Bakit? Negative eh. Huwag mong pansinin yan. Tayo naman na nakakita ng pangarap eh. Dapat ganun kayo. Di ba? Kung negative ang partner mo, mga kapamilya mo, okay lang yan. Kasi bakit? Ikaw ang nakakita ng opportunity. Hindi sila. Wala akong ibang mindset. Tutuloy ako kasi bakit? Pag yumaman ako dito, hindi ako makikinabang, kundi buong pamilya ko. Ganyan dapat ang mindset, maminsan. So, nagtuloy-tuloy po ako. Awa ng Diyos po, chumicheck ako 2,000. At ang tanda ko po, first check ako dito 3,000. Pwede na? Unang check, 3,000. Sumunod na linggo, wala. Hanggang sa dumating po, totoo po yung sinasabi ni Coach Jones. Binubuan ko po yan. Chumicheck po ako 10,000, 16,000. Totoo yun. Pero wag ka. May pride. Kasi bakit? Galing din sa ibang networking company. Totoo po. Yan nga lang, sabi nga niya, Wyatt, balikan mo ako pag malaki na, pag nag 50,000. Eh sakto, nung time na yon, may direct na po ako na 3 mobile stockies. Totoo po, meron na po akong direct na 3 mobile stockies. Tinrabaho ko po yung isang stockies sa loob ng 1 linggo. Aba,
Totoo, nakadirect po ako. Actually, that time, ma'am, in sir, no, ito po, hindi naman po sa paninira sa kumpanya natin. Sobrang duda ako sa kumpanya natin that time. Totoo po, although, may check eh. Diba? Kaya nga lang po, wala pa kasing nakakagawa. Nung kauna-unahan na makakuha ka to ng apat, may 50,000 ka. Diba parang kalukuhan, ma'am, in sir? Maglalabas ka lang ng 50,000, may product na worth 54,000, may additional 5%, may facilitation fees, plus nakadirect daw ng apat, may 50,000, kalukuhan yan. Logi ang kumpanya dyan. Ay, siyempre, tayo naman po, tipong dudero, sinubukan ito, aba, nakadirect ng apat. Totoo po, binigyan ako ng 50,000, napasuntok ako. Yes, yari ka sa akin, Sir Jones. Totoo po, dinala ko kay Sir Jones, Metro Bank. Bro, cheque ko isang linggo, 50,000. Alam mo, parang sinisilihan ng puwet. Umiikot ng ganun. Sabi niya ganun. Grabe, may pag-asa pa pala ako. Hindi siya nainggit doon sa cheque. Grabe, may pag-asa pa pala ako yung maman. Sige bro, magme-member po ako. Yun ang sabi niya. So doon na po nagsimula. Post Rafael, ano yung tsura ko dito? Diyos ko po naman. Apply and... Nakakahiyaan naman yan. Actually po, mami, sir, ito. Putulin ko muna. Ito po yung unang hataw namin sa Marinduque. Ito po hipag ko. Actually po, itong hipag ko na to, awardin na rin po ito as achiever. Okay? Nag-rookie na to eh, as achiever, hindi lang natin naano. Okay. Sir Gab po, tinaman na may tsura namin ni Sir Gab dyan. Diba? Grabe po, no? Hataw kami po sa bundok, Payanas, Bangwayin. Diba? Ito po yung time, ma'am and sir, na sinubukan po ako ng applying ko. Hindi pa ako marunong mag-present that time. Grabe lang po yung power ko, yung energy ko, kasi bakit? Yung tiwala ko sa kumpanya, yung tiwala ko sa produkto, at tiwala ko sa upline ko. Upline, meron tayong pipresentan kinabukasan. Alam mo yung 4-piece? Ah, diba? Uso sa mga probinsya, diba? Eto matindi sa Makawayan, meron pong meeting ng 4-piece. Humingi po ako ng time, magpipresent ako. Alas 8 po ang start, binigyan ako ng 30 minutes. Eto matindi. Mag-aalas 8 na, wala pa si Upline. Sabi ko, ano po gagawin ko? Diba? Hindi pa po ako marunong mag-present. Upline, asan ka na? Bro, susunod ako. Maliligo lang. Malapit lang naman eh. Diba bro, yung biyahe na maano lang sa Makawayan, siguro mga 5 minutes to 10 minutes lang. Hanggang sa dumating yung pasado alas 8, kailangan na mag-start, wala pa si Upline. Ang pinakamaganda nun, yung pala tinitraining niya ako. Totoo po, dumating sa time hanggang hindi siya sumipot, ako na nag-present, awa ng Diyos na itawid ko, may nag-pay-in naman. Diba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, ma'am and sir. Huwag kang umasa na may upline ka. Kasi bakit? Negosyo mo to eh. Bonus na lang na may support ang upline. Kaya ako, ma'am and sir, yung consistency na ginagawa ko ng hataw, kahit may resulta na, nagpapagod, nagpupuyat, nagsasakripisyo para sa pamilya, para sa buong grupo. Ganyan dapat. Huwag kang makomfort zone, nagkipong kumikita ka na, stop ka na, tuloy ka pa rin. Bakit? Nagsisimula pa lang tayo. Huwag kang papayag na ikaw lang ang may resulta. Dapat lahat ng grupo mo, resultado! Ganyan dapat, ma'am and sir. Ma'am, ako po ang magsasabi sa inyo, hindi madali ang pag-network. Sobrang hirap. Kaya lang, ma'am and sir, balikan natin yung sarili natin, tanungin natin, ano ba ang madaling trabaho sa mundo? Di ba wala? Lahat mahirap. Kaya nga lang, kay Opti, mahirap, pero may chance ang umaman. Tama o tama? Yan po ang nangyayari sa amin. Yung hirap, gawin mong madali. Yung negative, gawin mong positibo. Kasi pag yan ang nagawa mo, maniwala ka sa akin, resulta na gusto mo, makukuha mo sa mabilis na panahon. Hindi po madali na lumayo sa pamilya. Hindi po madali na lumayo ka ng hataw. Tama ba? Eto matindi. Eto kwento. Sobrang takot ko. Diba? From Davao, pumunta po kami ng CDO. Eto matindihan niya po si Kotsay. Naghiwalay po kami niya sa CDO. Iniwan ko yan. Tayo po, Kotsay. Tayo. Tayo po, tayo. Ay, nakatayo na ba? Ah, sorry po. Sorry ah. Si Kotsay po, isa sa power leader po ng Team Victory. Under po, Team Success. Ano po? Grabe yung nangyari. Ano po? Siyempre, nandun yung isang leader po sa, ano, sa bukid nun. Okay. Eto matindi. Naghiwalay kami ni Coach kaya sa CDO. Lumabas po kami ng hotel. Bumiyahay ako mag-isa papunta po ng bukid nun. Yung time na yon nag-message pa po si Ma'am Annalyn.
Sabi ni Coach Sai, Coach, Daddy, nag-message po si Coach Annalyn, mag-ingat daw tayo. Bakit? Sabi nung downline niyang sundalo, marami raw na mamatay ng tao dito. Diyos ko po. Eto matindi, hindi ako marunong mag-bisaya. Ano bisaya? Ano ba tawag sa lingwahe ng Davao? Bisaya. O, basta yun na yun. Okay. Hindi ko po maintindihan ang mga sinasabi nila. Ang maganda nun, bakante yung nasa unahan na upuan. Doon ako umupo. Totoo po. Hindi ko ginagamit yung data ko, baka malubad yung cellphone ko. Whatever it is, may mangyari kahit at least may battery pa yung cellphone ko, may matatawagan ako. Pag nangyari yung ganon, etong matindi, tumaan ng checkpoint, may sinasabi, hindi ko maintindihan, ay nagbababaan yung mga tao. Aba, naku, eto na yata yung papasabugin na yata. Ang sakit po nun, ang hirap nun, mami sir. Diba? Kaya nga lang po, dahil sa sakripisyo, sa kagustuhan mo makasuporta sa grupo, kahit ikamamatay ko, gagawin ko para lang niyo. Ang hirap nun, guys. Hindi mo maintindihan yung mga sinasabi, bababa ng checkpoint, bla bla bla, ikaw makikisama ka na lang din. Ang naiintindihan ko lang po dun, mga senior citizen. Totoo po. Ano kayo senior citizen? Nakita ko may mga senior citizen hindi bumaba. Pero karamihan bumababa. Eh, bumaba na din ako. My God, unang-una po yun na experience ko. Eto matindi. Chinek, iniskan, yun pala yun. Napaka-safe po ng Davao. Totoo po. Ang sarap Park Network. Doon po kami naka-experience ni Coach Ai. Ayan po. Iniwan ko yung dalawang leader ko doon. Yung isa taga Surigao, iniwan sa Davao. Si Coach Ai taga Batangas, iniwan ko sa Davao. Mag-network kayo dyan. Totoo po. Eto matindi, mamin sir. Kahit walang kakilala, sobrang daming napapayin. Imagine nyo si Coach Sai, lumilipad din po mag-isa. Tinan nyo po, may pay-in po, worth 1.5 million, puro platinum silver account po yun. Asahan nyo po yung tao na yan. This year, maglalabas na sasakyan yan. Guys, yung sakripisyo po talaga, kailangan daanan mo yan. Sa totoo lang po, hindi talaga madali magkaroon ng resulta. Resulta namin, sabi nung iba eh, kaya naman kayo nagkaresulta kasi kayo yung nauna. Tama ba? Minsan po, balikan natin paano ba kami nagsimula. Ano ba yung sinimulan namin bago kami magkaroon ng ganitong resulta? Actually, mami sir, sa mga bago pa lang ngayon, sa mga nandito, sobra po kami naiinggit sa inyo. Alam niyo kung bakit? Nagsimula kayo kay Opti, stable na yung kumpanya. Nagsimula kayo kay Opti, 100 mega centers meron tayo at may mga branches na po tayo. Samantalang, way back 2017, iisa lang po ang opisina namin, ang Samayon po. Pag may order sa akin, isa dalawang bote, luwas na agad ako dyan para makapagbenta, para makabili. Hindi naman ako pwede mag-stack sa bahay kasi bakit? Wala naman akong pera. Wala akong puhunan. Hindi kunin ko muna yung pambili nila saka ako ibibili. Tama po ba? Doon kami nagsimula. Pero mamin sir, yung panimula na yon sobrang hirap kumpara sa pagsisimula ngayon. Swerte po yung mga bago ngayon na nasusuportahan ng mga apply ng mga sinasabay sa sasakyan. Diba? Nakakakain. Alam nyo, ma'am sir, ito kwento lang, hindi naman sa panunumbat, ano po. Dumating ako sa time, lingit po sa karamihan, ako lang din ikwento. Pag umattend po ako ng training, hindi ako uupo sa unahan. Uupo po ako ng training, atit ako ng training, nandun ako sa pinakadulo, nakatabi ko po yung water dispenser. Anong point? Hindi ako nawawala ng mineral water na bote. Pag nagugutom ako, iinom lang ako ng maligam-gam na tubig o mainit na tubig. Minsan nga, nalulukot na yung plastic eh, sa sobrang init ng nilalagay ko. Totoo po, grabe yung sakripisyo. Pumupunta kasi ako ng office that time, tumatakas ako sa trabaho. Nagugulat na lang, Sir Jem, wala na ako half day. Pero matindi na niyo yung time card ko, kumpleto sa palo. Ayun, tawa yung mga dicer dyan. Diba? Sino yung mga dicer na nagta-time padding dyan? Ako, o, diba? Marami tayo. Okay? So, ganun po yung sakripisyo na ginawa po namin that time. Kaya nga lang po, hindi kami sumuko doon. Kasi bakit, mami sir? Hindi namin kasi tinitingnan kung ano yung resulta namin nung nagsisimula kami. Ang tinitingnan po namin yung resulta doon sa dulo. At ito na po yun. Result, yes, meron. Ayan na naman. Diba?
May tsura ko dyan. Actually po, ito si Coach Rafael, yan po. Ayan. At saka ito yung pinaka-sexy po namin na leader din. At sexy pa po si Coach Jones dyan. Ngayon naman, sobrang sexy din. Ano po? Okay. So yan po yung time na pumupunta na po kami ng head office. Tuwang-tuwa ako pag may kasama akong invite. Kasi bakit? Makikita nilang head office eh. Tama ba? So hanggang sa unti-unti na po ako maminsan nagkaroon ng resulta. Diba? Part-time ko po ginawa. 3 months, hanggang yan, umabot na akong 50,000. Nag-resign na po ako. Tuloy-tuloy ko lang siyang ginawa. After 11 months, yes, nakapaglabas po tayo ng brand new na sasakyan. Toyota Wigo po. Okay? Ito nga lang ang matindi na. Nung naglabas ako ng sasakyan, that time, hindi ako marunong mag-drive. Totoo po. So hanggang sa dumating, tuloy-tuloy, after 1 year po, na-hit natin ang Millionaire's Club. Okay? Salamat po ulit sa palakpakan. Di ba? So hanggang sa tuloy-tuloy po, ayan, nakabili na rin po ng sariling bahay at lupa. Okay? Nakabili po ng pangalawang sasakyan, Toyota Fortuner. Nakabili rin po tayo ng lupa sa isang exclusive subdivision worth 2 million. Pwede na? Ayun. Dahil sina-apply letter ng bahay at lupa na sa Marinduque, bumili ko ng lupa doon 1,800 square meter. Doon ko itatayo yung bakasyonan ko. Di ba? At meron pang iba. Saka na yun. Okay? So alam niyo po, Mami Sir, no? Kumbaga, kinikwento namin yung resulta, huwag po kayong mayabangan doon. Ano po? Kasi bakit kaligayahan namin yun? Naikwento sa inyo kasi bakit? Para ma-inspire naman kayo. Tama po ba? Minsan kasi tingnan nyo rin yung mga tao na nagsimula. Ano ba yung kakayanan niya na hindi ko naman kayang gawin? Kompleto naman pangangatawan niya, kompleto din ako. Kaya walang dahilan, yung kaya niya, automatic kaya ko din. Tama po ba? Okay, hindi dapat mamiser na mamotivate lang kayo doon sa tao na nakikita nyo na nagkakaresulta. Dapat motivated ka rin po doon sa sarili mo. Dapat namomotivate ka rin po sa sarili mo kasi bakit? Dapat laging mindset mo, magkakaroon ako ng resulta, magkakaroon ako ng sasakyan, magkakaroon ako ng bahay. Dapat ina-attract mo siya. At dapat hindi ka makaramdam ng pagod. At yung consistent na hataw, dapat tuloy-tuloy po yan. Actually, maraming nga nagsasabi, Coach Rick, kumikita ka na ng maganda, bakit na mamlayers ka pa? Bakit humahataw ka pa? Abay, anong gagawin kung magtatambay sa bahay? Walang pairing sa bahay. Negative po ang loob ng bahay. Tama po ba? Tama. Ang hirap sa pakiramdam na nandun ka sa loob ng bahay mo, na nakikita mo yung mga leader mo, nagpapagod, humahataw, naiinita, naulana sa labas. Samantalang ikaw, nasa loob ka lang ng bahay. Lumabas ka, humataw ka. Bakit? Kahit kumikita ka na at nakadirek ka, maaring ibato mo sa baba, doon sa mga potential, sa mga pwede mong bigyan ng mga leader. Tama? Spillover mo, magbigay ka. Kaya ako po, Mami Sir, 100 plus direct po. Hanggang ngayon po, nagdi-direct pa rin. Hindi ko nga alam eh. Minsan may nag-PPM na lang. Ano po ba ang company? Ano po ba ang products nyo? Magkano po ba ang membership? Minsan nga, hindi ko nire-replyan. Totoo po. Pero pag nire-replyan ko, kaya nga lang yung iba ang pakay. Yun? Ano kaya yun? Binata ka pa po ba? Diba? Pwede po ba akong mag-seven heads, pero akin ka? Yeah. Ayoko nun. Mami Sir, ayoko nun. Doon ako sa 7S na hindi mo ako makukuha. Virgin kaya ako. Sabihin nung iba kapal na mukha naman ni Coach Rick. So Mami Sir, nagpapatawa lang po ako. Totoo po, wag lang po kayong titigil ng kakapose. Ito tip ko lang po sa mga bago, kahit sa mga matatagal na hindi nakakadirect. Wag na wag kayong magpo-post ng negative sa wall nyo. Dapat lahat na nakikita niya positibo. Okay. Dapat ang nakikita niya sa profile mo, resultado ka kahit wala kang resulta. Kahit wala kang resulta, basta positibo ang nakikita ng tao sa'yo, sasama at sasama sa'yo yan. Huwag niyong isipin, hindi ako magaling. Hindi ako marunong mag-present, hindi po ako marunong magsalita. Huwag niyo pong isipin yon. Kasi bakit? Ang magaling talaga, ang Panginoong Diyos, ang produkto at ang kumpanya natin. Kaya huwag po kayong matakot ka. Kasi ayokong humataw mag-isa. Wala ang upline. May kakausapin po ako networker. Kasi tanungin ako, hindi ko masagot. Ayaw mo kasi mag-training. Diba? Sino sinamaan?
Hindi ikaw yun, ha? Yun ang katabi mo. Diba? Mag-training, guys. Kasi bakit? Napaka-importante po ng trainings. Diba? Kaya po yung iba natatakot at nahihirapan, lack of knowledge kasi sa ginagawa nating negosyo. Totoo po. Dati nga, yung bilog-bilog na yan, ayoko. Sina-apply nga dati yung pagbagsak ng training undo, inaaway ako nila. Bro, mag-training ka. Lumalaki grupo mo. Kailangan mo mag-duplicate. Kailangan mo mag-duplicate. Apply, kailangan pa ba mo mag-training? Totoo po yung sinasabi niya, magkaaway po kami laging yan. Totoo po. Bakit hindi ako sumusunod sa kanila? Kasi bakit? Ang mindset ko lang, makapagpapayin. Ba't pa ako mag-training? Ang galing ko naman magpapayin. Mali pala. Importante pala yung training kasi bakit? Makapag-imbak ka ng knowledge para knowledge mo, di lang ang downline mo, makapag-duplicate ka. Pag may mas magaling pa sa'yo, panigurado, puto ang resulta mo. Totoo po. Hindi ibig sabihin, ikaw nandyan, galing ka sa ibang kumpanya, may alam ka, i-keep mo yan. Tama po ba? Yung galing ng mga speaker, ng mga mentor natin dito, pag nalaman mo, nakuha mo yung mga strategy nila, idagdag mo sa alam mo, maniwala ka, mas magaling ka pa sa amin. Dapat ganun. Humble down, mamin sir. Huwag kang acne. Hindi po tayo nagpreparing sa acne. Walang income dyan. Sa totoo lang po, ibaba natin yung pride natin. Diba? Wala namang masama bumaba. Kung alam mo naman, makakabuti po sa grupo mo at sa pamilya mo. Tama po ba? Mamin sir, resulta, yes? Opo, meron kami yan. Fortuner? Actually po, mamin sir, no? Huwag po tayong baguhin ang resulta natin. Tama. Totoo po, optimum chairman po natin eh. Napakayaman, pero grabe po ang humbleness. Optimo ang upline gab po natin. San tamakmak ang resulta? Nakikitaan ba natin ang yabang? Upline Lester, lahat po na nagsalita dito, resultado, pero never mo makitaan ang yabang. Pwede mong lapitan anytime. Kahit crossline ka, magsabi ka sa akin, tutulungan kita. Basta willing kang magpatulong. Wala pong ibang alam, wala pong ibang pakay ang mga apply po natin ang mga mentor, kundi tumulong. Kaya nga lang, dahil sa kagustuhan namin tumulong, gusto nga namin tulungan, kaya nga lang po, attend ng training, hindi magawa. Tama po ba? Training po, training, training ang pinaka-importante. Mamin sir, hindi ko na po masyadong patatagalin. Kung pwede lang naibigay sa akin yung 2 oras na kwento, kukuhanin ko po yan. Marami pa po yung magsasalita. Mamin sir, consistent na hataw. Tuloy-tuloy lang po tayo. Kasi bakit? Normal lang na mapagod ka. Normal lang na magutom ka. Normal lang na mahirapan ka. Walang ibang titira sa bahay mo kundi ikaw. Walang sasakay sa sasakyan mo kundi ikaw. Walang mag-withdraw ng savings mo kundi ikaw. Mamin sir, maraming salamat po. Woo!